So yun guys, itong AI natin or itong intensive hatchery natin ay naka-rastering po to, or yung recirculating aquaculture system. So umiikot lang po yung tubig dito from that tank, yung blue na yan, bababa po dyan sa mga AI jars, bababa po rito. And of course, bababa rin po rito. Yan. Then, may pipe po tayo dun, lalabas po dito sa tank natin dito. So, may tatlong chambers po tayo ng filtration. For the first chamber ay mga kon lang po to, mga bato. So, hopefully makita. And for the second chamber, may charcoal na po tayo rito. And for the third chamber, ito na po yung pinaka-reservoir niya. Ayan. And of course, meron po tayong pump dito, submersible pump. Meron naman tayong automatic switch dito. So, pag nakita niya na kailangan niyang kargahan yung pump natin, ay yung tank natin, so mag-operate na yung pump, kakarga niya dito sa 2 cubic meter na tanks natin. Actually, dalawang tago 1 cubic yan. And babalik ulit dun sa loob. So ito yung pipe, yan, pupunta rito sa loob. Ayan. So ganun lang, every 2 weeks ay naglilinis po tayo ng water natin, and of course yung lines, water lines natin. So focus ko lang po ng konti. Ayan. So kung makikita ninyo, ito mo yung eggs niyan. Some of these are yoksak fry na, yung fry na may yoksak. And kapag nag-yoksak fry na sila, mag-float kasi yan, mas magaan sila. Yung lalabas sa pipe na ito, and malalaglag dito sa stainless fry through. So, yan na pong iba. Ayan. Then, dito na po nila uubos yung mga yoksak po nila. Then, dadalhin na po natin sila sa greenhouse ponds natin for rearing, fry rearing. After, siguro, I think, mga 3-5 days ito. 3-5 days. So, yung iba guys, meron nga po silang perforated hose dito. Kaya lang, medyo dumihin kapag meron. Kaya, naglagay po tayo ng venturi dito sa taas. And of course, meron po tayong ang tawag doon, aerator din doon sa likod. Natanggal na. Actually, may aerator tayo dyan para dyan na po natin kakargahan ng aeration sa tank sa taas before going down dito sa AI jars natin at papunta dito sa stainless fry throw natin. So, ito po yung Arduino guys. Ito po yung ginawa natin computer para makontrol natin yung temperature at ma-maintain natin for 29 to 31 sana yung optimum. Kaya lang, kulang po tayo ng heaters. Kaya ito, 27.5, it's not bad enough. It's not bad, pero okay na para dito sa eggs na pinapahatch natin. So actually, we're expecting about 80 to 100,000 fry na makukollect from the 1.1 liter eggs na nakollect kahapon. So yun muna for now guys. And see you later. Hope nakatulong. Bye-bye. Adios. God bless.